Hi Sir Carl at Ma'am Shaila Hart ng Antingera. Magandang araw po sa inyo. Pati na rin sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Ang ikatlong kwento naman na ibabahagi ko Ma'am Antingera, Sir Carl, ay hango mismo sa aking karanasan. 5 taon na ang nakakaraan. Nagsimula ang lahat ng dapuan ako ng hindi pangkaraniwang sakit. Ang sabi ng karamihan na meron daw gumawa sa akin ng kulam. Na hanggang sa ngayon ay hindi ko pa rin alam kung sino. Madalas po nung ako'y nakakaramdam na parabang may gumagapang sa aking kalamnan na nagiging sanhi para mahirapan akong makatulog sa gabi. Halos araw-araw din akong umiiyak. Dala nga ng lagi akong may sakit at kulang sa tulog. Hanggang sa hindi nagtagal, ay may nakilala ako sa social media na isang grupo ng tumutulong na manggagamot sa mga nasasaniban at mga nakukulam. Kaya naman sa kagustuhan kong gumaling ay kaagad kong tinawagan ang babaeng nagngangalang Goreng. Dito ay sinabi ko sa kanya ang aking problema. Pinayuhan naman niya ako na magdasal daw ng Lord's Prayer at maglagay ng isang basong tubig na may halong asin malapit sa aking higaan. Naging epektibo naman ito dahil mula noon ay nakatulog na ako ng mahimbing. Para bang sa hinaba-haba ng panahon ay saka ko palang naranasan ng komportableng tulog. Kinabukasan ay kaagad ko siyang pinasalamatan dahil sa laki ng naitulong niya sa akin. Inanyayahan ko rin siyang makipagkita para personal ko siyang mapasalamatan at siya namang kanyang sinang-ayunan. Iyong araw ding iyon ay nakita ko ng harapan si Goreng kasamang isang grupo ng mga antingera at antingero na abala sa pagpupulong. Nang nakapag-usap na kami, ay inamin niyang hindi pang matagalan ang pangontrang itinuro niya sa akin. Dagdag pa niya ay mayroon daw siyang ipapakilala sa akin na mas magaling at mas malakas kaysa sa kanya. Sanay raw ito sa pakikipaglaban sa iba't ibang uri ng elemento at bihasa sa lahat ng mga orasyon. Habang naghihintay sa taong ipapakilala raw ni Goreng, ay bahagya ko munang sinipat ang mga taong naroon na abala sa kani-kanilang ginagawa. Medyo weirdo noon para sa akin nang nakikita ang mga taong tagtad ng tato ang balat. Idagdag pa ang napakaraming anting-anting at medalyon na nakalagay sa ibabaw ng lamesa. Mayroon din silang kasamang pari na tumatayong tagapayo nila. Meron ding kabataan na sa tingin ko ay nag-aaral din na maging antingero. Hindi nagtagal ay dumating na rin si Ramon, ang manggagamot na tinutukoy ni Goreng. Baka sa itsura nito ang katandaan, ngunit matikas at mukhang malakas pa rin ang pangangatawan. Nang malaman niya ang aking suliranin, ay kagad niya akong pinaupo sa isang tabi at saka pinainom ng tubig. Pagkatapos ay may 2 kabataan na lumapit sa amin at tahimik na nagmamasid habang umuusal ng orasyon si Ramon. Bahagya ko pang narinig na nagbubulungan ng 2 binata na sinasabing nagmukha raw akong matanda. Kasunod noon ay unti-unti naman akong namilipit sa sakit nang hindi ko alam kung bakit. Hindi naman ako hinahawakan ni Ramon at tanging dulo lang ng daliri ko ang nakadikit sa takip ng bote. Sa tansya ko ay iyon ang ginagamit niya sa panggagamot. Maya-maya pa ay nakaramdam na ako ng matinding sakit na parang tinutusok ng karayom ang aking mga daliri. Nagpatuloy si Ramon sa pagdarasal gamit ang banyagang lengguahe. Bago niya ako muling pinainom ng tubig, ay saka tinanong kung ano raw ang lasa nito. Nung sabihin kong mapait, ay kaagad na nagbago ang ekspresyon ng mukha niya
at sinabing senyales daw iyon na may halo ang aking katawan. Hindi siya tumigil sa panggagamot sa akin at saka kung ano-ano pa ang mga tinatanong nito sa akin na hindi ko naman maalala. Nang mga oras kasi na yun, ay para bang wala na ako sa aking sarili at may kung sino ang pumasok sa akin. Hanggang sa matapos ang gamutan, ay doon ko palang nalaman ang nangyari. Ang akala ko kasi ay nawalan ako ng malay. Ngunit ayon kay Goreng, ay gising na gising raw noon ang katawan ko. Sa katunayan, ay sumasagot pa raw ako sa mga tanong ni Ramon na siya raw namang hindi ko maalala. Sabi pa nito, ay normal lang daw ang ganoong pangyayari. Kalaunan ay tuluyan na ngang matapos ang panggagamot. Bumalik na nga rin ang natural na lasa ng tubig. Doon ay kinumpirma ni Ramon na magaling na raw ako. Dahil sa sobrang tuwa ko, ay naikwento ko sa aking kaibigan na si Criselda ang karanasan ko. Siya naman noon ang kinukulam. Dulot ng katrabaho niyang malaki ang inggit sa kanya. Kalaunan, ay napagaling din siya ni Ramon na naging dahilan para kaming tatlo ay maging magkakaibigan. Isang araw, ay napagkasunduan namin na magtungo sa bundok Banahaw sa Quezon upang manguha ng sangkap na gagamitin sa gagawing mga panlunas ni Ramon. Isinasama niya rin kami noon kasi nagsusubok na rin kaming mag-aral ni Criselda ng panggagamot. Sa puntong iyon ay natuto naman kami ngunit hindi ko rin ipinagpatuloy. Pakiramdam ko kasi noon ay para bang hindi ko maisaulo ang mga orasyon. Hinayaan ko na lang si Criselda ang magpatuloy at maging mahusay na manggagamot. Tumagal ng isang araw ang pananatili namin sa Quezon. Nakituloy din muna kami sa kaibigan ni Ramon sa lugar na iyon. Unang tapak ko pa lang sa bundok ay nakaramdam ako na tila ba umuga ang batong aking inaapakan. Kaya kaagad kong iyong ipinaalam kay Ramon. Natutuwa naman siyang sinabi sa akin na huwag mag-alala dahil palatandaan daw ito ng malugod kaming tinatanggap ng bantay sa bundok Banahaw. Sa aming pag-akyat sa bundok ay mayroon kaming nadaraan ng isang maliit na kuweba na kung saan naroon ang imahe ng mahal na birhen. Sa likod naman nito ay ang tubig na dumadaloy galing sa tuktok ng bundok. Pinaniniwalaang nakakagamot ang tubig dito kung kaya't maraming tao ang dumarayo para makakuha ng tubig. Ngunit para sa akin ay depende pa rin iyon sa lakas ng ating pananampalataya sa puong may kapal para gumaling sa kung anumang karamdaman. May talon din na malapit sa kuweba na maaring paliguan. Hindi nagtagal ay inutusan kami ni Ramon na pumila. Nauna muna niyang dinasalan si Criselda bago ako. Maya-maya ay hinawakan niya ang aking balikat at saka ako binindisyonan. Sinabi pa niya na ipikit ko raw ang aking mga mata, na siya namang aking sinunod. Lumipas pang ilang minuto at nakaramdam na ako ng pagkainip. Hindi pa rin kasi inaalis ni Ramon ang kanyang kamay sa aking balikat. Inisip ko na lang na baka hindi pa siya tapos. Dala ng pagkainip ay minulat ko ang aking mga mata kahit hindi pa ako pinapamulat ni Ramon. Nung tingnan ko ang mga kasama ko ay bakas ang pagtataka sa kanilang mga mukha. Tinanong nila ako kung bakit daw ang tagal kong umalis sa aking kinatatayuan. Napansin kong naiinis na ang mga taong nasa likod ko dahil hindi umuusad ang pila. Kaya naman agad akong kumilos. Nung matapos ako, ay saka naman ako lumapit kina Criselda. Napag-alaman ko na mabilis lang pala ang ginawang dasal sa akin ni Ramon. Kasunod daw noon ay nagpatiuna na ito.
hindi raw nila kaagad napansin na hindi pala nila ako kasunod. Nang lingunin daw nila ako, ay may isang nilalang daw ang lumapit sa akin habang may hawak na kandila. Ako naman daw noon ay walang kamalay-malay sa nangyayari at patuloy lang na nakapikit. Sabi nila, sadyang marami ang kahiwagaan sa bundok na iyon. Dahil pinaniniwala ang tirahan daw ito ng isang magandang diwata. Sa katunayan, ay naniniwala rin ang mga taga roon ng tubig na nagmumula sa bukal ay nakagagaling ng iba't ibang uri ng karamdaman. Kaya naman ang ilan ay binebenta ito sa mga turista. Bukod pa roon, ay meron din silang mga item na ikinakalakal tulad ng mahiwagang bato, nyog na iisa ang mata, bahay ng alitaptap, at kung ano-ano pang hindi pangkaraniwang mga gamit sa panggagamot at mga pangontra sa mga elemento, barang at kulam. Pero bago kami dumiretso sa bundok ay dumaan muna kami sa opisina ng kasama ko dahil siya ang magmamaneho ng aming sasakyan. Nang nasa biyahe na kami, bandang alas dos ay biglang pumutok ang gulong sa likuran sa kahabaan ng expressway. Lumabas kami para tingnan ang gulong, nang laking gulat namin dahil kamuntikan na pala kaming mahulog sa gulod. Nagpasalamat kami sa Diyos dahil iniligtas niya kami sa tiyak na kapahamakan. Ang daan kasi patungo sa Quezon ay sadyang napakadilim at napapalibutan ng mga naglalakihang mga puno. Marami rin pong mga motorista na dumadaan ngunit hindi nila kami hinihintuan. Lumipas pa ang ilang oras nang sa wakas ay mayroong dumaan na patrol car sabay ang dalawang patrolman. Kaagad bumaba ang mga ito at tinulungan kami. Mabilis nilang naisagawa ang pagpapalit ng gulong kung kaya't laking pasasalamat namin sa kanila. Ngunit nang akmang bibiyahe na kami, ay muli akong lumingon sa likuran ng sasakyan at nakita kong parang mayroong kakaibang liwanag akong nasilayan. Nang tingnan ko ang dalawang patrolman, ay animoy mga anghel ang kanilang mukha at saka kumindat pa sa akin ang isa. Nag-thumbs up sign naman ako bilang tugon sa pagsagip nila sa amin. Naniniwala po ako na maraming paraan ang ating Panginoon sa pagpapadala niya sa atin ng tulong. Minsan nga lang ay hindi natin iyon napapansin. Ngunit naniniwala ako na hindi tayo pinapabayaan ng Diyos pagdating sa mga gipit nating kalagayan. Naulit pang muli ang pagkikita namin ni Criselda at Ramon na manggagamot. Si Criselda kasi ay isang magandang babae na malakas ang personalidad at sadyang kinakaingitan ng iba. Maging sa trabaho ay may lihim na nagagalit sa kanya. Dahil raw iyon sa bakanteng posisyon na hinahangad niya, na nakuha niya naman. Dala ng inggit ng kanyang katrabaho ay ipinakulam siya sa ina nitong may kaalaman sa itim na mahika. Palagi na lang kasing sumasakit ang ulo ni Criselda at nahihirapan siyang matulog. Madalas din nadapuan siya ng sakit at hindi makakain, kaya nagsanhi ito ng agaran niyang pangangayayat. Ako naman, dala ng mahilig akong mag-authenticate o mag-document, ay kinunan ko ang kinawang gamutan kay Criselda. Ginanap lang ito sa loob ng sasakyan. Gamit ang takip ng bote at isang palito, ay idinikit lamang niya iyon sa daliri niya. Maya-maya pa, ay mababanaag na sa mukha ni Criselda na nasasaktan ito. Namilipit siya sa sobrang sakit, kaya napasigaw na rin ito. Alam ko naman na ang totoong nasasaktan ay ang kumukulam sa kanya. Pero batid ko rin na nararamdaman din ni Criselda ang sakit. Alam ko iyon dahil ako mismo ay naranasan ko ng gamutin ni Ramon. Pakiramdam ko nga noon ay parang tinutusok ng maliliit na aspili ang dulo ng aking daliri.
na kung tutuusin ay takip lang ng bote ang nakadikit sa akin. Iyon ang paraan ng panggagamot ni Ramon. Pagkatapos noon, ay papainumin niya ang pasyente ng tubig at itatanong kung anong lasa. Kapag mapait raw ito, ibig sabihin ay hindi pa ganap na magaling ang pasyente. Kinakailangan munang bumalik sa normal ang lasa ng tubig bago kumpirmahing magaling na ito. Habang kinukunan ko sila ng video, ay napansin ko na mayroong parang maliliit na espiritu na lumilipad sa paligid ng pasyente. Sa totoo lang ay hindi po ito nakakatakot, kundi nakakaaliw ang mga iyong pagbasdan. Para kasing binabantayan at ginagabayan nila ang manggagamot. Maya-maya pa, ang isa sa mga lumilipad ay huminto sa ere at parang nag-iisip kung saan siya direksyon lilipad. Hindi nagtagal ay tuluyan na ngang gumaling si Criselda at nakaramdam ng kaginhawaan sa kanyang katawan. Noong magka-pandemic ay hindi na nasundan pa ang pagpunta namin kila Ramon at nagkanya-kanya na kami. Dahil na nang bawal na ang sobrang biyahe. Nakikibalita na lang ako sa pamamagitan ng social media sa patuloy na panggagamot ni Ramon. Naghihintay lang din po ako na maging normal ang lahat at siguradong babalik kami sa mahiwagang bundok ng Banahaw.